grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. We hear in today's gospel three well-known parables about the loving mercy of God. Jesus reveals God as full of mercy and rich in compassion. He's like a shepherd who loves all his sheep and goes looking for even just one that gets lost. And he's like a woman who sweeps the house clean to seek for a coin she has lost. Let us therefore approach the Father with confidence as we celebrate this memorial of Jesus Christ, his Son. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. You were sent to heal the contrite of heart. Kyrie eleison. Kyrie eleison. You came to all sinners. Christe eleison. Christe eleison. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Kyrie eleison. Kyrie eleison. The Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Glory to God in the highest. Thank you.
that we may feel the working of your mercy. Grant that we may serve you with all our heart. To our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. A reading from the book of Exodus. The Lord said to Moses, "Go down at once to your people, whom you brought out of the land of Egypt, for they have become depraved. They have soon turned aside from the way I pointed out to them, making for themselves a molten god and worshiping me, sacrificing to it and crying out, 'This is your God, O Israel, who brought you out of the land of Egypt.' I see a stiff neck that this people is," continued the Lord to Moses. "Let me alone them, that my wrath may blaze up against them to consume them. Then I will make of you a great nation." But Moses implored the Lord, his God, saying, "Why, O Lord, should your wrath blaze up against your own people, whom you brought out of the land of Egypt, with such great power and with so strong a hand? Remember your servants Abraham, Isaac, and Israel, and how you swore to them by your own self, saying, 'I will make your descendants as numerous as the stars in the sky, and all this land that I promised, I will give you your descendants as their perpetual heritage.' So the Lord relented in the punishment he had threatened to inflict on his people." The word of the Lord. Thanks be to God.
My sacrifice, O God, is a contrite spirit, a heart contrite and humble, O God, you will not spurn. A reading from the first letter of St. Paul to Timothy. Beloved, I am grateful to Him who has strengthened me, Christ Jesus our Lord, because He considered me trustworthy in appointing me to the ministry. I was once a blasphemer and a persecutor of arrogance. But I have been mercifully treated because I acted out of ignorance in my unbelief. Indeed, the grace of our Lord has been abundant along with the faith and love that are in Christ Jesus. This saying is trustworthy and deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners. Of this, I am the foremost. But for that reason, I was mercifully treated, so that in me, as the foremost, Christ Jesus must display all His patience as an example for those who would come to believe in Him for everlasting life. The King of ages, incorruptible, invisible, the only God, honor and glory forever and ever. Amen. The word of the Lord. Thanks be to God. Please all stand. So to them, he addressed this parable. What man among you, having 100 sheep and losing one of them, will not leave the 99 in the desert and go after the lost one
until he finds it. And when he does find it, he sets it on his shoulders with great joy. And upon his arrival home, he calls together his friends and neighbors and says to them, "Rejoice with me, because I have found my lost sheep." I tell you, in just the same way, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous people who have no need of repentance. Or, what woman having 10 coins losing one, would not light a lamp and sweep the house, searching carefully until she finds it? And when she does find it, she calls together her friends and neighbors and say to them, "Rejoice with me, because I have found the coin that I lost." In just the same way, I tell you, there will be rejoicing among the angels of God over one sinner who repents. Then he said, "A man had two sons, and the younger son said to his father, 'Father, give me the share of your estate that should come to me.' So the father divided the property between them. After a few days, the younger son collected all his belongings and set off to a distant country where he squandered his inheritance in a life of dissipation. When he had freely spent everything, a severe famine struck that country, and he found himself in dire need. So he hired himself out to one of the local citizens, who sent him to his farm, and then the swine. And he longed to eat his fill of the good of the parts on which the swine fed, but nobody gave him any. Coming to his senses, he thought, 'How many of my father's hard workers have more than enough food to eat? But here am I, dying from hunger. I shall get up and go to my father, and I shall say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I no longer deserve to be called your son. Treat me as you would treat one of your hired workers.' So he got up and went back to the father. While he was still a long way off, his father caught sight of him and was filled with compassion. He ran to his son, embraced him, and kissed him. His son said to him, 'Father, I have sinned against heaven and against you. I no longer deserve to be called your son.' But his father ordered his servants, 'Quickly, bring the finest robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on the feet. Take the fattened calf and slaughter it. Then let us celebrate with a feast, because the son of mine was dead and has come back to life again. He was lost and has been found.' Then the celebration began. Now the older son had been out in the field, and on his way back, as he neared the house, he heard the sound of music and dancing. He called one of the servants and asked what this might mean. The servant said to him, 'Your brother has returned, and your father slaughtered the fattened calf, because he has him back safe and sound.' He became angry, and when he refused to enter the house, his father came out and pleaded with him. He said to his father in reply, 'Look, all these years I served you, and not once did I disobey your orders. Yet you never gave me even a young goat to feast on with my friends. But when your son returns, who swallowed up your property with prostitutes for him, you slaughtered the fattened calf.' He said to him, 'My son, you are here with me always. Everything I have is yours. But now
We must celebrate and rejoice because your brother was dead and has come to life again. He was lost and has been found. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sumayin niyo ang Panginoon, ang haba ng ating ebanghelyo na ginamit, tatlong kalinhaga. Siguro pwede natin sabihin na sana yung isa na lamang because pare-pareho yung mensahe ng tatlong kalinhaga. Pero para maintindihan po natin yung kahulugan na nais na ipaiwagin ni Jesus kung bakit ginawa niyang tatlong kalinhaga na sunod-sunod ay para mabigyan ng emphasis ang alin yung ipinaghiwang natin ngayong taon na ito na itinalaga ng Santo Papa bilang Extraordinary Jubilee Year of Mercy na kanyang itinalaga sa mula po noong December 8, 2015 until November 20, 2016 pero in-extend niya for another month until December 20, 2016 the year of mercy. Ang makita po natin na kung saan ay sa dalawang kalimitang nagugumpugan pa ito kung minsan ay nakita po natin dito yung contention between the prodigal son, ang bunsong anak, at the righteous son, ang panganay na anak. Na kung minsan sa atin ay pinagpatay ng baka para magdiwang. Pero huwag mo namin kalimutan na itong parabol na ito ay kumisano kasi na nasa isip ay yung mercy na ibinigay doon sa bunsong anak. Makakalain natin ay siguro hatian pa rin ito ng mana noong tatay. Hindi na ho. Kasi bakit? Naibigay na yung mana noong bunsong anak. At nais natin pamilay nila yung mensahe na nais na ipagkaloob, lalo-lalo na po itong Extraordinary Jubilee Year of Mercy sa mga pagbasa natin sa dalawang bagay. Una, yung po the dignity of being saved out of the mercy of God. Ang karangalan ng iniligtas ng Diyos, gawa ng awa ng Diyos. Kumisa kasi hindi natin nakita yung dignidad, ang nakita lang natin ay simply mercy of God. Pero bakit sinabi natin na mercy of God? Kasi yung mercy of God, kasi hindi lang ito applicable doon po sa bunsong anak. Na kung abusin po natin ay hitang-hita natin yung awa ng Ama. Pero dapat natin makita na yung dignity na ito ay doon din po sa pangalan ng anak. Bakit? Kasi we are speaking of inheritance. Ito ay hindi nila pinaghirapan. This is not the right. Ito yung karapatan ng tatay kung kanyang ibibigay ito sa kanyang anak. At kung dutusin nga po ay kung ibibigay niya ito, nagkataon na medyo mas malaki lang kasi ibinigay niya nang siya ay buhay pa doon sa bunsong anak. Pero kayang i-withhold ng tatay yung inheritance habang siya ay nabubuhay. At pwede rin nung sabihin na natin ay pwedeng minsan na ibigay ito ng tatay, pwede niyang tasusin na lamang ito. Pero makita natin na it is out of the mercy of the Father.
It is out of the mercy of God kung bakit nakamit natin yung pagliligtas na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Wala tayong idinagdag dito. Lahat ay galing sa Diyos. Kahit na po yung biyaya na ibinigay doon sa panganay. Kaya lang, sabi nga natin, hindi natin nakikita. Kasi doon sa panganay, ano ang nakita niya? Ito yung pinagbigyan yung konsum. Anak, hindi niya nakita na rin. Kasi yung contention na pinagpatay ng pinatabang buya. At yung kanyang sabi nga ay, hindi man lang ako binigyan ng isang bisirong kambing. Eh, napakalaki mo ng difference ng size ng buya, ng paha at ng kambing. Nilalo-lalo na ng pinatabang paha at isang bisirong kambing. Ibig sabihin ng bisiro ay batang kambing. Pero kahit na malaki ang kambing, napakalaki ng difference. Siguro mo, gawa ng gusto niya, exaggerate, na siya, kawawa. Ano, hindi. Bakit? Anong sabi sa kanya nung ala? Anong ama? Anak, palagi kitang kasama. Lahat ng sa akin ay sa'yo. Hindi niya nakita yung karangalan na ipinagkaloob sa kanya. Nakutusin po ipatuloy na ipinamamanik ng Diyos sa istorya ng pagliligtas niya sa sangkatauhan. Hindi maliwanag na nakita po natin mula po doon sa unang pagbasa sa aklat ng Eksodo na kung saan ay nakita natin yung pag-uusap ng Diyos at saka ni Moises. Naalin, kasi ito yung panahon na yung mga Israelita ay nagkasala sa Diyos kasi nung umakyat si Moises para kunin yung 10 utos ng Diyos, pagbaba niya, ano nakita niya, yung mga Israelita ay gumawa ng sariling Diyos-Diyosa. Isang baka. Isang gintong baka. Na kanilang sinamba. Kaya, anong nakita po na, anong sabi nga, ay nakita natin yung awa ng Diyos. Bakit? Hindi naman sila pinatamaan ng kidlap ng mga Israelita. Binigyan pa rin ang pagkakataon ng Diyos para sila ay makapagbago. Pero kung ito sila ulit, gawa ng kanilang kataksilan, ay maaaring sila ay sabihin nga natin ay patamaan na lang ng kidlap. Pero hindi. Hindi sila pinatay ng Diyos. Sa kanilang pagbasa, nakita po natin mismo yung witnessing ni San Pablo sa kanyang pastoral letter sa kay Tito. Alam, sinabi niya, sinasabi niya na ako rin na isang birnugo ni Kristo ng pagkasunod. Nakita ko yung tunay na awa ng Diyos. Kasi bakit? Hindi na lamang siya inayaran siya bumagsak doon sa asno na pangisay na lamang siya at mawala ng buhay. Nakita niya na rin, ginamit pa rin siya ng Diyos sa gitna ng kanyang pag-uusig sa mga Kristiyano. Ginamit pa rin siya ng Diyos na rin maging saksi at nagapagpahayag ng pagliligtas ng Diyos. Maging saksi at pagpapahayag ng awa ng Diyos. Yun yung kinikwento ni San Pablo kay Tito. Kaya, bahagi yun akong sarili. Ito yung kagandahan na ipinagkakaloob ng pagliligtas ng Panginoong Diyos. Nakutusin yun ulit. Because of God's mercy. Wala sa atin ang maliligtas because of our own making. Everything comes from the mercy and love of God. At sana po, makita natin ang dignidad na ito, talagang dignidad na ito, yung kasiyahan, yung kagalakan, which points out to the second point. Ano yun? Yung kagalakan na makita natin na tayo ay alin. Katulad nga po ng panyaya, sabi nga po natin, itong
pag-create po ng extraordinary Jubilee Year of Mercy ng Santo Papa sa taon na ito, ay yung buong na ginamit po rito, yung pangalan ng dokumento ng simbahan ay pinamagatang Misericordiae Vultus. Siguro po naalala ninyo, nabanggit po minsan, kailang medyo matagal na, siguro po nakalimutan nyo na yung ibig sabihin ng Misericordiae Vultus. Ano ang ibig sabihin ng Misericordiae Vultus? Ano pong ibig sabihin ng Misericordiae Vultus? May nakaalala po ba? Wala nang nakaalala? Nakalimutan na si Misericordiae Vultus? Ano pong ibig sabihin sa mga nakaalala ng Misericordiae Vultus? Hindi ho world is fine, no? Pero Vultus, Misericordiae. Nabanggit ko na ho yun, kailangan ulit-ulitin natin, no? Kasi ito yung tema. Ito po yung tema ng Year of Mercy. Ano yung Misericordiae Vultus? The face of mercy. Ang mukha ng awa. At sino ang mukha ng awa? Sino ba ang mukha ng awa? Walang iba kundi si Jesus. Jesus is the image of the merciful yet invisible God. Si Jesus ang mukha ng awa ng Diyos na hindi nakikita. Nakita po natin na yung patuloy na awa ng Diyos ay higit na ibinuhos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Bagaman po mula sa lumang tipan, nakita natin na kinawaan ng Diyos ang bayang Israel. Pero higit na ibinuhos ang awa nito sa pamagitan ni Jesus. And the cross, yan po ay maliwanag na natanda ng awa ng Diyos. Kapagkat sa pamagitan ng kanyang pagiging tao, sa kanyang pangangaral, sa kanyang pagpapakasakit, sa kanyang pagkamatay, at sa kanyang muling pagkabuhay, tinubos niya ang sangkatauhan sa pagkakasala. This is the face of the merciful Father. Through His Son, our Lord Jesus Christ. Kaya ang aking tema, nakalagay po rito, ay merciful like the Father. Na walang iba na ipinakita ni Jesus. Pero yung hamon na ibinibigayin natin ay hindi nagtatapos doon. Kasi kung talagang naramdaman natin yung awa ng Yosele, tayo tinatawagin nilang pong nakapal, kaya ang tawag natin sa ating mga pangakasabing bilang mga tagasunod ni Jesus, mga Kristiyano, katulad ni Kristo, na alam yung hamon, maging mukha ng awa katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Maging mukha ng awa sa iba. Kasi yung bakit? Kasi yung kumisa ng daigdig na ito, ang daigdig na ito ay kumisa, pakita po natin, kumisa ng pagkaunawa ng tao ilin. No? Wala yung awa. Ano yung nakikita natin ngayon lang sa tao? Kali. Bakit? Siguro sapagkat ang kanilang karanasan ngayon, ang karanasan na maging biktima, no? Ng karahasan at ng kalupitan ng daigdig na ito. Maybe they have not experienced the experience of the merciful Father. So hindi mo tayo magkakaroon ng tunay na kagalakan kung tayo na nakita natin na tayo tinahawaan ng Diyos ay yung iba natin mga kapatid, yung mga mahal natin sa buhay, maaari po mga magulang, mga kapatid, ang inyong mga asawa, kaibigan, mga anak, ay alin, ay hindi nararamdaman yung awa na ito. Sabi namin, parang kulang. Kasi hindi sapat sabi na ako lang ang nililigtas ng buong may kapal. Ano, parang nila maramdaman yung awa ng Diyos? Kasi kaya nila hindi nararamdaman yung awa ng Diyos kasi baka walang nagpapakita sa kanila ng awa ng Diyos. So ano yung hamon ay binibigay? Be the face of mercy sa iba. At sa pamakita ng awa na yun, baka sila ay magbalik loob
sa Diyos. Siguro sabi niya, Father, what about justice? Kung naiintindihan po natin yung turo ng purgatorio, na andun ang justice. There will be justice. Sigurado po yan. Kaya may turo tayo ng purgatorio. Pero ano yung hamon na ipinapamanig ko sa atin? Kung naramdaman natin yung awa ng Diyos, ay hindi pwedeng hindi natin isaling ito para sa iba. Because we could not contain the mercy of God. Kaya bahagi yun na ito ay tunay na dadaloy sa atin ang habang maliwanag sa atin na tayo'y inaawaan ng buong may kapal. At yun po yung ipagdarasal natin. Yun yung ipagdarasal natin. Na naman patuloy talaga namin na hindi kaya ito yung kaligayahan na nakita po namin. Kaya ang sabi yun, noong nakakita noong pastor na naghahanap ng kanyang tupa, noong buong babae na naghahanap na nawawala ng tilak, at saka po yung tatay na nagpapalti pa para sa kanyang anak na nagbalik loob sa Diyos at inilabasan niya pa yung kanyang panganay na anak para kumpinsihin na alin. Let us rejoice. Tayo magbiwang. Bakit? Sapagkat ang anak kong ito'y namatay. Inanawala at ngayon ay pagpuan namatay. Ngunit ngayon ay muling nabuhay. The joy being received out of the mercy of God. Kaya kung sino yung ligaya, magpahayag kayo ng awa ng Diyos. Maging mukha kayo ng awa ng Diyos. Akala kasi ng tao, revenge. Kapag nakaganti ka, doon ka magkakamit ng tunay na katwanan. Kapag talaga tunay ka ng Kristiyano, kapag nasa isip mo ay paghihiganti, uusigin ka palagi ng konsensya mo. Pero kung ikaw ay tunay na Kristiyano, pahihita mo, hindi revenge. Anong di alin? Mercy. Mercy. Saan nagmumula yun? Nagmumula yun sa awa ng Diyos na dulot ng kanyang kaligtasan na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Kaya ito po yung iniwanan ko po sa inyo na paging bahagi po ng ating paninilay sa araw na ito. Una, maramdaman natin ang dignidad ng pagiging tunay na mainiligtas ng Diyos out of His mercy. Pangalawa, kung tunay na ramdaman natin yung biyaya na ito, makamaramdaman, sigurado kung ito ay magbibigay ng epekto na alin? To become the face of God's mercy to others, like His Son, Jesus Christ. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father.
will come again to glory to judge the living and the dead, and the kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord and giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who was spoken to the prophets. I believe in one holy Catholic and apostolic church. I confess one baptism for the forgiveness of sins. I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Let us pray to the Father Almighty, who desires not the destruction of sinners, but the repentance. Lord of mercy, Lord, hear our prayer. Lord of mercy, hear our prayer. That the church and her leaders may fight all forms of evil and sin, and yet not condemn and reject the sinners, we pray. Lord of mercy, hear our prayer. That government leaders and those entrusted in maintaining peace and order may shun corruption and respect the dignity of all, even of those suspected or guilty of wrongdoings, we pray. Lord of mercy, hear our prayer. That the wayward, the lost, and sinners may experience openness, forgiveness, and encouragement for a new life from their families and communities, we pray. Lord of mercy, hear our prayer. That families who are divided and torn apart because of indifference toward one another may restore their former closeness and warmth, we pray. Lord of mercy, hear our prayer. That the faithful departed may find peace and happiness in the kingdom of God, we pray. Lord of mercy, hear our prayer. God our Father, hear our plea. As we seek your forgiveness, give us a heart ready to forgive our brothers and sisters. May we celebrate together the joy of your forgiveness. Through Christ our Lord. Amen.